very, very, very gassy tummy. Kapag sinabing gas, purong-puro na hangin to, tapos utot na utot na utot, tapos si Mark nagalit na siya. Diba? Hey guys, welcome back to my channel. So for today, I'm going to share with you all my tips and experiences for my pregnancy first trimester. So, alam ko, 1 month na since my last video. As in, tinry ko talaga maging consistent. Napansin nyo ba? Lagi ako upload, upload, ganyan. Tapos, nabuntis na nga. Ayan na, sobrang hirap. As in, sobrang nawalan ako na energy talaga. Parang, ayoko naman sabihin na sobrang worst 3 months of my life na parang I don't feel myself, wala akong energy, ganyan. Pero, as in seryoso, it was very challenging. As in, hindi ko in-expect. Kasi, yung dalawang sisters ko, hindi naman sila ganito. So, wala nag-warn sa akin na medyo ganito pala yung ma-feel ko na ang lala, medyo malala siya. So, yeah. Gusto ko lang i-share yung experiences ko and yung mga tips, mga natutunan ko along the way. Just in case na maging pregnant kayo in the future or pregnant din kayo now. So, maybe it will help. And also, meron akong kodigo dito. Meron akong listahan para medyo organized naman yung thoughts ko. So, yeah. I hope you guys like this video. Okay, so first sa listahan ko, if you follow me on Instagram, at Alicia Alvarez, parang lagi ako nagreklamo dun about my acid reflux. As in, yun yung number one problem ko the whole time. As in, alam niyo may acid reflux, diba? Like, sobrang sakit ng sikmura mo sa upper tummy. Like, pagkakain ko, bawal ako mabusog ng sobra. Bawal din ako magutom. So, kailangan small, frequent meals lang. Like, for example, maparami lang yung kain ko or kumain lang spicy or fried food. Grabe, burp na ako ng burp. Tapos, umaakyat na yan dito. May mapait na. Tapos, alam mo yun, nag-gag ka na. Pero hindi talaga ako yung nasusuka na bigla na lang suka. Hindi ganon. Kailangan ko pa siya tusukin just to feel better para malabas ko yung acid. So, medyo sad siya kasi parang medyo naging bulimic. I know, mind over matter matatapos din to after first trimester. So, sabi naman nila, after first trimester, you will feel better, makakakain ka na ng maayos, ganyan. Pero ngayon talaga, yung mga food, parang kunyari may cravings ako, isang kagat lang, or one piece, one slice lang talaga, after that, parang umay na. Like, for example, may time si Mark, bumili ng pandesal. Ang dami niyang pinabili. Parang naumay ako na, babe, don't buy a lot. Kasi pag nakita ko na ang dami, ayoko na. So anyway, ang pinaka-tip ko lang is, dapat lagi kang may sky flakes and water. Tapos, kunyari, hindi pa ready yung food, mag-sky flakes ka muna. Or, mag-ano ka, like, more on oatmeal, yogurt, Yakult, yan, mga ganyan, nakaka-help siya. So anyway, yung OB ko naman, kinlear niya na pwede ako uminom ng Gaviscon Double Action, yung liquid na gamot. Pero medyo iniiwasan ko rin kasi medyo delikado din uminom ng mga gamot-gamot. So, gusto ko medyo natural pa rin, pero kapag hindi ko na talaga kaya, yun yung iniinom ko. So, second is beauty products. Wala talagang nag-warn sa akin about beauty products na bawal pala sa mga preggy, ang daming ingredients na bawal. So, eh ako pa naman, mas skincare, ma makeup. So, na-shock ako nung may nagsabi sa akin na, uy, huwag mo gamitin yung soap na to ah, kasi may mga harmful ingredients for pregnant. Tapos parang ako, ha? Bawal? So, na-shock ako. Nag-google talaga ako, tapos chineck ko, ang dami, bawal yung retinols, hydroquinone, mga salicylic acid, yung mga ganyan, yung mga more on mga pampimples and mga pampaputi. Kojic acid, yan, bawal din yan. Eh, kojic yung lagi ko pa namang soap. So, ang ginawa ko, syempre medyo nagpanic ako. Nag-Watson's talaga ako. Tapos, pinalitan ko buong skincare routine ko. Kaya, I will make a video, separate video about that. Tapos, i-share ko sa inyo yung mga bago kong skincare na pregnancy safe.
So yeah. Next is, grabe yung headaches ko. So ayun, every afternoon, every day, kailangan ko mag-nap. Kasi kung hindi, sobrang sasakit yung ulo ko. So, nap time is essential for me ngayong first trimester. Okay, next is SSS. So, meron akong friend from an HR company. Tapos recently, nabanggit niya sa akin. So, ayun, thank you sa mga friends ko na biglang nang babanggit sa akin. Kasi nga, overtime ko lang siya natututunan kasi wala akong idea. Anyway, itong friend ko to, yan, minention niya na, uy, may SSS ka ba? Kasi may maternity benefit yan. Tapos parang ako, ay, hindi ko sure kasi nga, ano na ako, self-employed na. Buti na lang, covered ako ng SSS sa family business namin ngayon. So, if you're preggy, don't forget na mag-apply for SSS. May mga details online about it. Makukuha niyo mga 50 to 60,000 din yun. So, sobrang sayang. Go, push, push. Next is, join Facebook group support. So, nakatutunan ko to sa sisters ko kasi nag-join din sila. So, nag-Google lang ako. Ay, hindi pala Google. Nag-Facebook search lang ako na December 2021 due dates. Mga ganon. Tapos, ayan, join-join lang ako. Support group siya. Tapos, nakikita ko na kasabayan ko sila. Pareho kami ng mga nafe-feel, ng symptoms, pati yung mga bumps, pinapakita nila. Tapos, yung mga experiences nila. Tapos nakita ko nga doon, may mga NIPT tests pa sila sa States just to check if parang early checking siya of the gender and yung parang may matche-check mo kung may mga Down syndrome, mga ganyan. Ayun, ang dami ko natututunan doon sa group na yun. So very helpful siya, for sure. Kahit anong due dates nyo man yan, may gagawa ng group sa Facebook. So sumali lang kayo kasi very good support group siya. And then, lastly, ang nilagay ko dito is limit sugar intake. So, very common daw ang diabetes sa mga pregnant women. Ang tawag doon is gestational diabetes. Lalo na kapag sweets yung mga cravings nyo, i-limit nyo talaga. Kasi, syempre, ayaw nyo naman ma-put at risk yung sarili nyo and yung baby nyo. So, makunti-kunti lang and drink lots and lots of water. Guys, hindi ko pala nakwento yung pag-uutot ko. Medyo intense. Very, very, very gassy tummy. Kapag sinabing gas, purong-puro na hangin to, tapos utot na utot na utot. Tapos, si Mark, nagalit na siya. Diba? Oh, no. As in, sinasabi niya, babe, magsabi ka naman! Kasi bigla na lang daw, parang malalanghap niya yung utot. Very TMI, pero yun. May one time, nautot ako. Eh, hindi ko naman alam na kumakain siya dito sa may taparap ko. Eh, nakaganto ako. Pagkagat niya ng chicken nuggets, na ano niya yung utot ko, feel niya nakain niya, tapos galit siya sa akin. Sabi niya, ang bastos mo naman, oh! Huh? Galit na galit siya. Hindi niya na tinapos yung food niya. It's parang ako, I'm sorry. I'm sorry. Eh kasi, utot ka na, utot, sasabihin ko, kailangan ko pa sabihin na, I'm gonna fart. Mga 20 times, paulit-ulit. So, alam mo yun, may time na hindi ko na lang nasasabi kasi, gusto ko lang manood in peace. So, yeah. That's everything! So, I hope you guys enjoyed this video. And sana may natutunan kayo just in case na you're pregnant. Or kung in the future pa kayo pregnant, sana you'll look back on this video and magiging helpful siya. Mga tips and experiences ko na very random. So, just comment down below if you have any questions. Or just message me on Instagram. Nag-reply naman ako dun. So, mga any questions nyo. Lalo na kapag preggy kayo. Actually, nung nag-reveal nga ako, nagulat ako. Ang dami ko palang kasabay. So, ayun. Nakakatuwa lang. Grabe. Ang daming pandemic babies. Mga quarantine babies. So, just comment down below if you have any questions. And don't forget to like and subscribe. So, yeah. I hope to see you guys soon. Bye!